Good morning! So, nandito po ulit tayo ngayon. So, katatapos lang po ng ating duty. So, nag-night duty po tayo. And ngayon ay November 25. So, samahan niyo po akong i-document ang araw na to. Dahil ngayong araw ay meron po tayong online and face-to-face seminars. So, ngayon ay i-vlog natin yung araw na to. Para naman may... Ano tawag doon? May recording tayo. Ayan, nakauwi na tayo. So ngayon, lilipat na natin itong computer na to dun sa ating venue. Hindi mo ako naintindihan. Wala na. Ito. Ayan po. So, naayos na natin yung ating computer. Andalin na natin. Nag-print tayo ng mga attendance ng mga attend. So ayan, okay na yung ating dito. Mamaya lalagyan natin yung TV doon, tapos dito po yung mga upuan. So ang ginagawa po natin is blended na seminar ang ginagawa natin. So meron mga face to face, so may mga mag-a-attend po, pumupunta po dito sa ating office at saka sa ating farm. Then, sinasabay na po natin yung online. So, dalawang participants. Kaya meron po tayong computer. Tapos mamaya, TV po yung gagamitin natin na pang-present. Tapos, ayun, magsisimula na. Ayun, nag-print ako ng mga attendants. So, makikita nyo, 27 yung nag-register. And may mga nag-walk-in pa. Magwa-walk-in pa na. Hindi ko alam kung ilan yung magiging participant talaga natin. Kasi may iba pumupunta lang dito ng walang abiso. So malalaman natin mamaya. Yan, pinrin natin. Nasa 24. Tapos mga 30 siguro yung participant natin. Ito, Farming for Beginners, November 25. Tapos, check lang natin kung okay na yung mga slides natin. So, okay na yung slides natin sa GOAT. Meron na rin tayong slides sa HITO. Yan, check natin yung slides natin sa GOAT. Di pala nakatapat. Naantok na! Yan, ito na rin yung slides sa HITO. So, mamaya pe-play na lang natin yan. Oo, okay na. Okay, so hihintay na lang. Papalinis ko lang kay Ilakuya to.
Yan, lilinisin itong room, naglalagay ng upuan, then 1:30 start. Okay? Yan. Keep the door closed. So, pinatay na natin yung computer. Kain muna tayo, then matutulog ako kahit paano. Kasi galing pa tayo, night duty. Kailangan ng tulog. Duty rest. Ito lang yan sa Test Choice Orchids Farming. Ayan o, ganda ng aming bougainvillea. Bougainvillea zone. Welcome. Ayan, so mag-start na po tayo ng ating seminar. Mamaya po pala, 1:30. Ay, nako! So, nandito na po sila. Ayan, makakasama po kayo sa vlog. Ayan. So, nandiyan si Dansuy. So, nakapag-prepare na po tayo ng ating office. May draw po. Andun po sa office. Ah, nandun pa? Okay. Ah, bago register? Okay. Sige. Alam mo na, ano? Piling mo na lang. Sige. Ayan, kasama ko si John Marinoki. Andito na po sa Agresibo Channel. So, papasok na po kami sa aming office. So, meron na po mga dumating. Ayan, nagbablog na rin po tayo dito. Ayaw, si ma'am. Hello po. Ayan, at least malamig na dito. 1:30 po tayo mag-i-start na. Hello, good afternoon po ulit. Ayan. So, nandito na po ulit tayo. Ako yung lumabas mo ng sa baby. Natanggalin mo na to. Okay na po yung seminar natin. Napalood nila. Pwede na tayong uwi. So, lahat naman po ay makakabundin naman natin lahat ng questions. Kapag abilan po tayo hindi nasagot, ipagpasa Diyos na ng words. So, yan. Good afternoon po ulit. Nandiyan po natin good afternoon ulit. No? Welcome po dito sa ating farm. Ito po ang aming Test Choice Orchids Farm. So, register na rin po ito sa government Test Choice Integrated Farming. Learning site for agriculture natin po yung farm. Kaya kung gusto nyo pong mag-ipot, sabi ko aking abang galing eh. Mag-ipot po kayo dito hanggang dulo. Meron po tayong ubasan dito. Ito naman pala yung aming vlog pala. Meron po tayong ubusan doon sa kanan is ituan. Ito ay meron po tayong free-range chicken na may gulina. Pero medyo inaaral ko may free-range chicken eh. Kaya hindi na-update po muna nagpumpul glass. Tapos, may mga naubi ba? Yung mga tagasahan ko ba kayo? Pwede po ba vlog? Yung mga nasa online. Yan, ma'am, tagasahan ko kayo. Anak ko naka-online sa Canada. Ayaw po si Sir Art, di ba? Ayun po kayo. Sir, ilang oras po ang biyake, ma'am? Dalawa. Dalawa oras na, yun. Ano talagang, gano'ng pa, gano'ng, alam ko, apat kayo eh. O, tatlo lang po talaga. Dalawa na talaga. Asyan po yung pangalan. No, siguro na ako, yung laking pagkakaalan. Ah, kaya. Kaya dalawa yung pangalan ni mama. Sabi ko, apat yun na. Baka ka ko nalagasan ng dalawa na ilimitin. Baka sumodro sa bahay. Ayun. Okay lang kaya tayo. Sir, tiga sa ako po. Pagpapin lang ako sa kumpiyan eh. Sa kailan na, kaya si Sir, no? Ang malayo. Thanks po. At sa isip na labas. Kayo po yung nag-start pag dito sa isip, di ba? Ah, ako po. Nakapag-start ka po po kayo? Nalagang matete. Bakit naman naluto? Ah, ako po. Yan, baba. Ha? Napos-tuli na lang yung survive. Wala na natin lang. Ayan. So, mamaya. Ayan, pag-uusapan natin yan, sir. Yung master kayo po, di ka saan po kayo? Rosales, Pangasinan. Ah, nag-deliver po kami doon. Ano lang ako na nyo? Baka gawin, malapit po ba yung Ordaneta tsaka ano ba yung mga napupunta namin? Manawag doon sa Rosales. Ay, mas malayo pa. Di pa pala kami nakapag-deliver doon. Malayo. So sa ngayon pala, doon sa mga nag-order ng mga fingerlings, medyo muling book po tayo ngayon. Tapos nagkaroon pa ng
Hindi pa kami nakabuhay ng fourth attempt namin dahil mga lumalamig ngayon. Kaya yung mga nag-order, ang dami po bigla na yun. Ang order yata sa amin yun, 50,000 na. So, awan na Diyos, meron po kami 5,000. So, ngayon, pipila po muna tayo. Pero next week, mag-start po ulit kami mag-breathing. Nag-busy po kasi ngayon kasi taniman ng balay. So, welcome po po ulit kayo. Kami nga po pala dito ay magpapakilala kami po is ako po ay isang registered nurse. Kung hindi nyo po nalalaman, si Sir Joe Marie, yung ating kaibigan ay isang, ano yung word mo? Fourth year animal science. So, mamaya na akong magpapakilala. So, kami po dito ay, yun nga, share po kami ng mga information about farming para lahat po tayo ay matuto at maiwasan yung pagkalugin. Ngayon, mag-insert po tayo sa ating basic goat production. Ito si Sir Joe Marie, kung napapanood nyo po dun sa ating online. Kung may nakapanood na po sa kanya, is isa po siya dun sa mga nag-trending tungkol dun sa goat production. Yung mga video niya is mga nagpa 5 million views, 3 million views na 10 million ka ba pre o 1? Ay hindi ba yung 1, hindi yung 10 million yung na-scam? Ay hindi, kaparin pala. Kala ko na siya yung nangingisgam, hindi pala. So siya po yung mga na-picture natin na mga young farmers na nagtanong pa yung tungkol sa, para, ano, sa agriculture. Ngayon, ipabahagi po niya yung kanyang experience at nalalaman tungkol sa goat farming. So, bonus po ito bukod po sa ating indoor farming. Nagbibigay po tayo ng extra na information about yan, goat farming naman. Yan, si Sir Joe Marie Noki, magpe-present po sa inyo na ito. Magpapag po natin. Good afternoon po sa ating lahat. Ako nga po pala si Joe Marie Noki at taga-consultant Tarlac po ako. Pero sisabihin po natin na yung maibabahagi sa inyo, yung mga talagang kailangan natin matutunan pagka tayo ay magsisimula pa lamang mag-alaga ng kambing. So, may question pa ba? Ano na daw, sir? Ako na ba? Hito na, hito na. Hito na, hito na. Ayan. So, palakpakan naman natin si Sir Joe Marie para sa ating goat production. Ayan. Di ba? So, sabi nga ni Sir Joe Marie, bakit ko ba idinagdag yung goat farming? Di ba, kung mapapansin niyo, may ito farming for beginners tayo. Tapos, nagdagdag po tayo ng topic tungkol sa, ang tawag dito, sa goat farming. Ayan. Kasi, sa totoo lang, di ba, kung nakikita niyo dito sa farm, ang dami po nating enterprise or marami po tayong naalaga. Meron po tayong orchids, meron po tayong grapes, meron po tayong hito, meron po tayong chicken, meron po tayong bibe, meron po tayong, ano ba ba, yung mga gulayan dyan, yung sili namin, yung papaya, ngayon may pinatanim ako, calamansi. So, bakit ba ang dami kong sinisimulan? Gaya nyo, beginner din ako ng simula. So, hanggang ngayon, beginner pa nga din ako eh. Kung sa pagkakalamansi na yan, ngayon, nagtanim ako ng calamansi. Wala po akong kalamanan. So, nagte-seminar din po ako tungkol doon. Ito yung usapan natin. Ayan, gaya nga ng mga expectation nyo ng mga sinabi, ito po yung mga pag-uusapan po natin. Una is importance of raising catfish in backyard. Sunod po is, ayan, different types of, different orientation ng pan. Meron po tayong earth pan, tarapal, and concrete. So, yung kulay na brown na po na yan, ito po yung dahilan po dyan, yung fish. Ibig sabihin, hindi pa nagkukon yung... kaya hindi pa nagigreen, hindi pa nagbo-bloom yung phytoplankton. So, ibig sabihin, nakain nila. Nag-green na kasi ito. Mga breeder na rin po yan. Sabi ko nga, pagka nagpapakain, sabog-sabog na ganyan. Pero pagka wala na po kumakain, tingin na ito muna. Ito po, 4,000 yung nakalagay ngayon. Kung ito, imbis na binabagsak lang niya yung tubig, eh po, katulad ng binabagsak lang yung tubig, meron pong ginawa tayong venturi dito. Dito sa gitna, pasikip yan. Ang tawag dito, maliit na lang yung pinaglalabasan. Para makakahigit po siya ng hangin dito, hindi lang basta-basta tubig yung binubuga niya, may kasama ng oxygen. Pansin niyo, kapag tinakpan nito, mas hihina yung buga niya. Pagka ginawa no, nakakahigit ng hangin, mas lumalakas. May kasama na po siya oxygen, mas... Ay, nalobat na. Magpapaalam na po kami.
tingin niya, kailan po available? By January na po. Pero magpapanak po kasi kami ngayong December eh. Pero i-update ko po kayo dun sa page. Lagi lang po kayo magkuhan sa page. Pagka nag-video po ako na nagbebenta. Ayun.